tayo. Isang magandang maga sa inyo lahat. At sa ngalan ng lungsod ng Manila ay kami po ay bumabati at sumasaludo sa inyong lahat na magmula pa kaninang maga, gumising kayo ng maaga para makatalo sa misa sa San Agustin Char. At naglakad kayo mula doon patungo rito sana Raas Sulaiman. Eh, meron mo yata ng affair doon sa kabila, kaya dito na kayo napunta sa San Andres Gym. Ay, kami po ay natutuwa na ang Knights of Columbus ay pinaglalaban itong pagtutol sa RH Bill. Kami naman po sa Manila, tutol din dyan. Di ba nasabi ko na sa inyo noong nakaraang taon? Okay. Babati ko muna tayo sa ating mga piling panauhin, mga leader ninyo. Ang State Chief Esquire ng Diocese of Novaliches, Sir Bin Gabilan. Okay. Ngayon, sinandang ko magsalita, ang kamag-aang asawa niya ay kamag-anak ko po, si Mr. Guillermo Hernandez. Okay. Ang Assistant State Chaplain ng CBCP, Monsignor Pedro Vittorio. Okay. Noong araw po, nasa katedral si Monsignor Vittorio. Ewan ko lang kung napapansin niya ako kung nag-BBCP, kung ma-attend ako. Si Attorney James Matimbong. Okay. Professor Alisa Racedis. Arsenio Isidro Yap. At ang Executive Committee na Walk for Life 2013. At yun ang dalawang nagpakilala sa akin. Salamat po. Kaya lang hindi sinabi sa akin ang pangalan. Sa lahat sa inyong naririto, ang sasabihin ko lang yung pinaglalaban nyo, defend life, protect life, we value life. Yan o, hindi lang namin sinasabi, ginagawa namin sa Manila. Katunayan, 6 ho ang hospital namin, 59 health centers. Kami lang ang napakaraming mga hospital at 59 health centers. Bakit? Dahil mahalaga sa amin ang buhay ng tao na pag nagkakasakit, kailangan magalingin. Hindi yun ba? At dyan sa 6 na hospital, wala akong bayad ng doktor, walang bayad ng kwarto, at kung wala kayong pambili ng gamot, yung hospital pa ang bibili ng gamot para sa inyo, para gumaling kayo. Ano mo naman ang gusto ninyo? Ang Manila lang meron ganyan servisyo. Dahil, alam namin, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan sa Manila, libre lahat. Mula sa sinapupunan, ibig sabihin, wala na yung mga contraceptive na yan. At sabi ng Diyos, go spread in the world and multiply. Yan ang otos ng Diyos yan Inabi kay Moses ako naman, masuno rin no, dahil katoliko ko. Yung unang asawa ko, 8 ang anak ko. Yung problema, namatay yung unang asawa ko noong 1994 Hindi sana natagdagan pa. Ibig sabihin, hindi ako gumagamit ng kondom. Yung pangalawang asawa ko naman, 4 naman ang anak ko. Ba, 12 na ano? Siguro ang ganda na lang, mahirap ang panahon ngayon. Okay. Dahil katoliko tayo, una, magdiwang tayo, congratulate tayo sa bagong Papa, Santo Papa. Si Papa Francis, di ba? Kaya lang, medyo malungkot tayo, bakit hindi si His Eminence sa Cardinal Luis Antonio Tagle ang napili. Pero, there will be a next time. At kasi last year lang siya naging cardinal kaya ang mga posibilidad na magkakaroon tayo ng Pilipinong Papa ay nandiyan pa rin. Baka sabihin naman ninyo, kung ano-ano lang ang pinagdadaldal ko dito, naghanda rin ako ng prepared speech. Kaya lang hindi ako nakasali sa inyo sa misa dahil ako ang
guest speaker dito sa C-Sports, dito sa Capilano Rose Boulevard. Pagkatapos po doon, alas 8, ako naman ang guest speaker sa Aguinaldo University. May family bonding sila doon. Kasama ng mga magulang ang kanilang mga anak na nagmamahalan dahil mahalaga sa kanila ang buhay. Okay. As you know, the Catholic Church has a new Pope, Francis the First. He is described as a humble man who believes in living a simple life, like Saint Francis of Assisi, whose name he chose. In his home country, Argentina, Pope Francis is known for being a staunch defender of the family. Oh, nung paman na na-obispo siya, naging arsobispo, naging kardinal, pinagtatanggol na niya ang pamilya. He firmly believes that a family is composed of the father, the mother, and their children. That is why he does not favor same-sex marriage. Ayaw niya nun. Oh, which he believes can seriously harm the family unit. Eh kung same-sex, paano naman magkakaanak yun? Di ba? O, oh, naintindihan niya, ibig ko sabihin, pare-pareho naman tayong adult eh. Pope Francis said, the children will be discriminated against in advance and will be deprived of social development if they do not grow up in the traditional family setup. Okay, ang ibig sabihin siguro, yung hindi nagmamahalan, yung mag-aanak sa pamilya. However, to his dismay, the Argentinian Congress passed a law favoring same-sex marriage na tinututulan niya. O kumukha rin dito, hindi ba ang Kongreso nagpasa ng marriage bill? O hindi ba tayo mga Katoliko, tinututulan natin yon? Eh, siyempre, ganyan yan. Hindi natin malaman kung anong kadahilanan. He was still the Archbishop of Buenos Aires when that happened, and he wrote this message of warning. O ito, kay St. Francis, kay Papa Francis, o quote, let us not be naive. This is not a simple political fight. It is a destructive proposal to God's plan. O, babasakin daw ang plano ng ating Panginoon Diyos. This is not a mere legislative proposal, but a move by the Father of Lies. Father of Lies! Ako, marami yung sinungaling dito sa ating bansa. O, sino yung the Father of Lies? Si Lucifer, the devil. O, Pope Francis yan, ha? Who seeks to confuse and deceive the children of God. Sino ba ang children of God? Tayo, mga children of God. Dahil ang iniisip natin, yun sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Okay. Let's look to Saint Joseph, Mary, and the child Jesus to ask fervently that they defend the Argentine family in this moment. Pope Francis, end of quote, kay Pope Francis yun, no? Pope Francis has also denounced what he describes as a culture, Pope Francis has also denounced what he describes as a, quote, Tom Brace, culture of discarding the elderly. Oh, binabali mo na daw ko yung mga matatanda na. End of quote. He believes elderly people are the seat of wisdom of the society. Oh, yan. End of quote. Oh. Oh, yung mga kalaban ko sa politika, sinasabi, matanda na daw ako. Dapat daw, tumabi na lang ako sa isang lugar. O oh, ito, may kakampi pala ako, si Pope Francis. Ginagalang niya, matanda. O, oh, ikaw muna. Ikaw muna. Kung ako ako matanda, inaamin ko naman. O sasabihin ko naman, tatanda rin kayo. Darating din kayo sa aking katayuan. O, pagtanda natin,
O sino mag-aalaga sa atin? Mga anak natin. Kaya kung wala tayong anak, o sino ngayon mag-aalaga sa atin? Yung mga gumagamit ng mga kondom, magsisisi kayo. Pagtanda ninyo, walang magmamahal sa inyo, walang mag-aalaga sa inyo, at walang magkukupkup sa inyo. Ang pag-asa nyo nasa mga anak natin, sa mga bata. Kaya hindi dapat gumamit ng kondom, di ba? Okay. O isa pa. Pag magagalit sa akin yung iba, total may mga may pamilya tayo eh. Di ba? O, wala naman bata rito, di ba? O, sasabihin ko lang, walang kwenta yung kondom. Pag ginamit yung kondom, hindi yung masarap. Walang lasa. Artificial yun eh. Artificial. Walang, mas magaling yung natural. Natural. Okay. We are sure that our own His Eminence, Prince Antonio Cardinal Tagle, has told Pope Francis that here in the Philippines, we are so family-oriented that we usually put the interest of our family above anything else. Una sa lahat, pamilya ang mahalaga. Oh, yan ang ating nakagawian. We are sure Cardinal Tagle has told the Pope about the overseas Filipino workers who sacrifice family unity because they have to work abroad to give their children a better future. Oh, yung mga nagsasakripisyong pagbayaran natin, no FWs. Kung may walay sa pamilya, may walay sa asawa, may walay sa anak dahil gusto nila, mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang anak sa pamamagitan ng pagtrabaho sa abroad. I am also a very family-oriented person. And it is because I spent my early years in an orphanage. Tatapating ko na kayo, ako lumaki sa ospisyo ni San Jose. Malungkot ang buhay doon. Orphanage yun eh. Mabata nag-aalaga sa amin, mga madre na Kastila nung bago magkagera. Although the Spanish nuns of the Ospisyo ni San Jose were very kind and motherly, I was always longing for the warmth of a real family that only a mother and father could give. Fortunately, when I was in grade 3, alam mo na magkaisip ako, natanong ko sa Ospisyo eh. Dahil yung mother ko, nung mamatay yung father ko, nag-asawa ulit. Kaya doon ako nilagay sa Ospisyo. Oh, when I was in grade 3, my grandparents found out that I was there. Oh, kaya kinuha ko. Naku, that was the first years of my life nung kunin ako nung lola at lolo ko. Ang lolo ko, sabi ko sa inyo, masyadong religyoso yun. Pagising nun sa umaga, nagdadasal na. Pagdating ng katanghalian, nagdadasal pa rin. Pagdating ng kinagabihan, nagdadasal. Palagay ko ho, kahit natutulog, nagdadasal pa rin. O, yan o, para mapalo ako noon, sinasabi sa akin, alas 6 ng hapon, kahit anong ginagawa mo, kahit naglalaro ka, babalik ka dito sa bahay. Yan, yan ang aking lolo. Because I value the family, most of my programs as city mayor are designed to strengthen the family by giving them sustainable, loving care from womb to tomb. O libre, yun ang sinasabi ko sa sinapupunan pa lamang hanggang sa huli sandali ng buhay ninyo, ang lungsod ng Manila nagbibigay ng libre servisyo. I feel honored that you have invited me to be with you during this Family Day. Thank you for sharing with me these happy moments of family bonding na inaalagaan natin ang ating mga kamag-anakan, ang pamilya. Enjoy the rest of the weekend in the company of your loved ones. At patuloy ninyo ang paglaban dyan sa RH Field. Na kasi ho, hindi magandang kahinat na niyan. Napanggit ni Mr. Hernandez kanina, sa ibang bansa dito sa Southeast Asia, Singapore,
Japan, nagkakaproblema na sila ngayon. Bakit ho? Dahil kinokontrol nila ang iganga bird. Karamihan ngayon doon, mga matatanda na. Wala na yung mga bagong panganak na nagkakaedad para pumalit sa kanila. Kaya pag namatay yung mga matatanda doon, ang population nila bumaba ng bumaba. Teka muna. O ito. Paano ba ang isang bansa umuundad? Paano umuundad? Amerika, Canada, Europe. Paano umuundad? Dahil sa tao. Sa tao. Dahil ang tao ang nagkakatulong-tulong pag nakatapos sila sa kolehiyo maging professional, sila ang nagpapaunlad sa isang bansa. Eh kung walang tao, paano mag-uunlad ang bansa? Sinong gagawa ng mga building? Sinong gagawa ng mga krusada? Di ba wala? Canada. Ang laki-laking lugar ko noon. Wine-welcome nila lahat ng immigrants dahil wala silang tao para ma-develop ang Canada. Ang nalalagyan lang ng mga bahay ng siyudad, one-third lang ng Canada. Ito, nag-i-import pa sila ng mga immigrants. Nilulugan nila yung mga immigration rule. Bakit? Bakit gusto nila lumakas ang bansang Canada dahil wala silang tao. Ay, ba't tayo naman dito? Okay. Maraming tao. Hindi ba masaya? Lumanda, nakakalakad pa kayo sa karsada na walang tao? Ay, hindi ba ang lungkot doon? Sa Canada. Nakapasyalo ako doon, no? Pagdating ng alas 5, Australia. Abay, alas 4, sarado na yung mga tindahan doon eh. Eh, paano? Kukunti yung tao. Para mamili sa kanila, kaya sinasara nila. Parang ghost town. Parang ghost town. Malungkot o. Brisbane, napunta ko dyan. Alas 4 pa lamang. Sarado na mga establishment. Eh, paano? Walang mamimili. Kaya importante ang tao. Kung mahalaga ang tao, pag in-introduce niya yung condom, paano dadami ang tao? Hindi dadami. Kukunti. Kaya parang gumawa tayo ng paraan, pinupukpuk natin ang ulo natin. Na mientras lumago ang ating ekonomiya, dahil wala ang tao na gagawa, yan ang mayayari. Kaya ang sasabihin ko sa inyo, mabuhay kayo lahat at mahalin nyo ang inyong asawa, mahalin nyo ang inyong mga anak at magparami kayo. Salamat po. Magandang magandang.